Ayan guys, nandito na po yung ating Palawan. Ito po yung ating ginataang Palawan. Ay, wato. Ano bang Tagalog ng Palawan? Basta, Palawan po. Ayan o. Wow, wow, wow. Mag-uog-uog kami ng Palawan. What? Nanatagal ko sa mag-uog-uog. Hoy! Mag-uog-uog kami ng Palawan. Ito, ayan. Ha? Ayan, maglalantod kami ng Palawan. Ito, masarap to. Ayan, marami, oh. So, mamamanit na ako. LOL! Ayan mga katapsoy, nandito na nag-og-og na ako. Ayan, namamanit ako oh. Ayan na nga mga katapsoy, inumpisan ko na yung pamamanit ng Palawan. Pamamanit. Nandito na yung pinanitan ko. Ayan, mayroon na ditong dalawa, malalaki. Yung pamamanit, yan po yung waray po ng, ibig sabihin po niyan ay pagbabalat. At ayan mga katapsoy, yung bala ko talaga ay bawat isang tao, isang Palawan, para boundary siya. Hindi na siya kailangang bumahog. Kumbaga, yung isang tao, isang buong ganito yung ibibigay, yung kanyang magiging ano, kakainin. Ayan o, ganito. O, isang tao, isang ganyan. Para hindi na niya kailangang humirit pa uli. Ayan, boundary siya dyan. Kapag kinain niya yan ako, uro-uro siya. Uruso ka pa, oh. Oh, di ba? Maligat yan. Ayak niya pag kinaistoryaha, kay matibhangan din na kamot. Nako! Pakmaputulan ako dito ng kamay. Wala pa namang kamay ngayon sa merkado. Tanghali na. Ayan na tuloy, nagturotadyas na yung sundang ko. Nagturotadyas talaga. Ano ba yung Tagalog ng nagturotadyas? Yung sundang, ano ba yan? Ano ba? Yung patalim ko dito, nag ano na siya. Nag left and right na yung takbo niya. Left and right. Ano ba ito yung mga Tagalog ko? Sa pinagagawa kong ito na ako. Baka maputulan talaga ako dito ng kamay. Huwag naman po. Sayang naman yung kamay ko. Ginagamit ko ba naman ito sa kabutihan? Pati din minsan sa kasamaan niya. At ayan na nga mga katsapsoy. At tinatrabaho na nga namin dito yung Palawan. Hindi ko alam kung... Guys, comment down below doon sa mga alam kung ano yung Tagalog nitong Palawan. Basta pag alam ko, Palawan to. Kapag dalawa na, pala to. Kapag naging noodles, ano, palabok. At kapag ano, matalas, palaso. Actually, sikat na sikat to eh. Isa nga tong lugar eh. Palawan. At saka madalas mapera din yung lugar na to eh. Yung pinapadalan nyo, yung Palawan nga, yung walang hassle. Ayan na nga mga katsapsuy. Nagkied-kied na ako dito. Nagkied-kied. Ayan, pinagbibiyak ko na. Ayan mga katsapsoy, ang Palawan po ay isa pong sikat na pananim dito sa Northern Samar. Ito po ay maihalin tulad sa gabi. Kaso nga lang, mas malalaki po ito. At ito po ay may tayod. Ayan, imbis na nagbubunga po, ito po ay kagaya po ng kamuting kahoy. Yung kanyang
yung kanyang produkto ay nasa ilalim ng lupa na tinatawag na tayod. Pero pag sa tao po, yung tayod po nasa gitna. Ayan mga kachapsoy, pagkatapos nating balatan yung Palawan at pagkatapos nating hiwain ng maliliit na parte, ngayon naman po ay tapos na tayong magkagod. Ayan, tapos na tayong gumawa ng basta. Ano ba ang Tagalog nito? Pinahihirapan niyo ako, basta nagkagod ako. Ngayon naman mga kachapsoy, pinipigan na po natin, ginagawa na po nating lunok. Ayan, yung ano bang Tagalog na, basta pinahirapan talaga ako nitong Palawan na to. Matari naman. Gumawa na po tayo ng hatok. Hatok ano bang Tagalog? Nang hatik. Basta ayan, ito po yung gagawin nating sabaw sa Palawan. Ayan. Pagkatapos po ng lahat-lahat ng mga proseso na pinagagawa natin mga kachapsoy, mula sa pagbabalat hanggang sa paghihiwa po ng mga Palawan, hanggang po sa paggawa po ng gata ng nyug, ngayon po ay nandito na po nakasalang. At ayan, punong-puno po talaga ang isang buong malaking kaldero ng Palawan. Isang barangay ang mapapakain natin ito. Boundary po. After ng isang buong taon, yay. Isang buong taon talaga. Ayan, nilalagyan na nga natin ng asukal. Ayan mga kachapsoy, para po sumarap, nilalagyan po natin ng sugar. Siyempre, inaabot po ito ng matagal na proseso mga kachapsoy. Ilang oras po yung pagpapalambot po ng Palawan. Ayan oh. Nilalagyan na po natin ng gata. Ang tawag dyan, hatok. Yung unang gata po kasi, ano po yun, yung pangalawang tiga po yun na may kasamang pawis. ng nyug. Tapos yung pangalawa, yan po yung purong gata po yan. Wala pong halong tubig. At nilalagyan syempre ng vanilla para po lalong bumango at lalong sumarap. Maging kasing sarap ko. Siyempre, ayan, dikalan lang po yung gamit namin at siyempre, uukayin ko na. Ayan, haloyin po natin para po mahalo po na mabuti yung hinahalo po natin. Ano ba yan? Puro lang halo. Siyempre, para po umabot sa ilalim yung tamis. Hindi kagaya ninyo yung tamis sa una lang. Dapat hanggang sa dulo. Ayan, mga kachapsoy. At pagkatapos nito, ilang pakulo na lang po, ilang minuto na lang po, at pwede na po nating papakin ang ating masarap na Palawan. Siyempre, titikman na natin mga kachapsoy. Ayan, ang masarap-sarap na Palawan. Sana po nagustuhan ninyo yung ating video at sana po ay i-follow, i-subscribe ninyo ang ating Facebook page at YouTube channel na Maestro Waray. At marami pa tayong mga pagsasaluhang mga pagkain na aking iluluto para dito na po sa tabi mama para po sa inyo lahat mga kachapsoy. Thank you so much. Happy eating!